Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nagdulot ng malaking sunog ang kambal na pagsabog sa isang LPG refilling station sa Pasig City. Nadamay pati ang katabing dalawang gasolinahan. Hindi bababa sa 20 ang naitalang nasugatan sa insidente. Balita hatid ni Jay Sabale. Nagkaroon muna raw ng leak o pagtagas sa LPG refilling station sa barangay San Miguel, Pasig City na nagresulta sa dalawang magkasunod na pagsabog. Kasunod nito, nagliab na ang refilling station hanggang madamay ang dalawang gasolinahan sa tabi nito. Dahil sa insidente, hindi bababa sa 20 ang napaulat na sugatan na agad namang dinala sa mga ospital. Sa Rizal Medical Center pala, 22 ang dinalang sugatan. Ayon sa mga doktor, lahat sila ay nagtamo ng third degree burns na itinuturing na pinakamalala dahil apektado nito ang malalim na bahagi ng balat. Pasado alas 4 na madaling araw, kinailangang ilipat ang ilan sa kanila sa mas malaking ospital. Sa investigasyon ng BFP, sinubukan pa raw munang apulahin ng mga tauhan ng refilling station ang sunog na nagsimula pasado hating gabi. Hindi raw agad itinawag sa kanila at pasado alauna na madaling araw lang sila nakatanggap ng tawag para i-report ang pagsabog. Dahil sa uri o klase ng establishmentong nasunog, mabilis itong inakyat sa ikalimang alarma. Ibig sabihin, hindi dapat bababa sa 25 ang kailangang responding bumbero. Alam naman kasi natin yung LPG, pag sumingaw, mas severe than, ano yan, than air, so bumababa. So may initial na silang fire operations, nagkukuling na siguro sila para at least dispense yung nagli-leak na LPG. However, no, yung mga kumakalat na nag-accumulate sa mga confined spaces, sa mga rooms, yun ang pumutok. Kaya kung makita natin, there are two ground zeros. Under control ang sunog, alas 2.23 at tuluyang naapula, alas 3.10 na madaling araw. Tinatayang nasa 20 milyong piso ang halaga ng natupok ng apoy. Jay Sabale, GMA News.